Hello, magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal na taga-subaybay ng Art and Devotion with Jaime Victorino. Magkaroon tayo muli ng ating painting and Bible sharing. Ang ating subject ay beautiful birds with beautiful flowers. I hope na inyo pong magustuhan. Ano po ang painting na ito? Okay? Magsimula muna tayo ng ating Bible sharing. Kukunin ko ang ating aralin dito po sa Romans chapter 10 verse 2 down to verse 4. The Bible said, "For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to the knowledge. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is at the end of the law for righteousness to everyone that believeth." Diligyan ko ang ating aralin ng ganitong topic, why your religion and good deeds to add to others cannot be way for your precious souls to be saved. What the Bible said. Bakit ang iyong relihiyon at ang iyong mga mabuting ginagawa sa kapwa mo ay hindi po pwedeng makapagligtas ng iyong kaluluwa? Mga minamahal na kaibigan, yan po kasi namulat ang ating isip sa mga turo ng salit-saling turo na galing sa ating mga ninuno na sinasabi, basta ikaw ay mayroong relihiyon at ikaw ay kumikilala sa Diyos at ikaw ay gumagawa daw ng mabuti sa kapwa, baka ay maligtas na yung kaluluwa. Pero wala pong katotohanan yun, mga minamahal. Ang Bible nagsabi, sabi ni Pablo, pinatutunayan ko na itong mga tao na nakita kong mga relihiyoso at gumagawa ng mabuting gawa, sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, ay sila mismo ang gumawa ng sarili nilang katwiran. Ganun po ang ginawa ng ating mga ninuno, mga kinagis ng nagturo sa atin, mananupo, na may kinalaman sa Diyos, na may kinalaman sa pagkakilala sa Diyos. Pero mali po yun, mananupo. Ang Diyos pa rin, mananupo, ang siyang may akda at gagawa ng paraan para tayo po'y maligtas. Ngayon kunin po natin, mananupo, ang ilang mga bagay, bakit sinasabi ng salita ng Diyos na ang iyong reliyon at ang iyong mga mabuting ginagawa sa kapwa ay hindi po pwede talagang makapagligtas ng iyong kaluluwa. Walang pag-asa, kaibigan. Unang bagay, mananupo, na gusto ko na maunawaan po ninyo, religion and good deeds of men is not God's righteousness because they are ignorant of God's righteousness, they establish their own righteousness. Romans 10, verse 3, "For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God." So sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, hindi nila alam ang salita ng Diyos. Kaya iniisip nila tama na yung ginagawa nila, iniisip nila mabuti naman ang ginagawa nila. At yun ang iniisip nilang paraan para sila maligtas, kaibigan. But then, mali po yun. Diyos pa rin po ang gagawa ng paraan para ang tao na makasalanan ay magkaroon ng paraan, tamang paraan ng katwiran ng Diyos upang sila ay magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pangalawang bagay,
religion and good deeds cannot be the way for sinners to be saved, because Jesus Christ is the only way for all sinners to be saved. Mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi, siya ang daan patungo sa langit. Mayroon bang unawain yun? John 14:6. Jesus said unto him, or unto us sinners, I am the way, the truth, and the light. No man cometh unto the Father but by me. Si Kristo na ang nagsalita sa atin personal na siya ang tanging daan patungo sa langit. Kung mayroon sinasabi natin, maraming daan patungo ng Maynila. Nandito ka sa Pasig, pupunta ka ng Maynila. Maraming paraan. Pwede kang sumakay ng taxi, pwede kang sumakay ng jeep, pwede kang dumaan sa ibang daan. Ngunit pinamahalan po, kung pag-uusapan natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa, walang ibang paraan para ikaw ay maligtas kung hindi magtiwala ka kay Jesus na siya ang tanging daan patungo sa langit. Yan ang sinabi ni Jesus. Hindi po reliyon, hindi ang iyong mabuting gawa, kaibigan. Pangatlong bagay, religion and good deeds cannot be the way for sinners to be saved, because salvation is God's grace and gift of God for all sinners and can be received through faith in Christ Jesus. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Napakalinaw, minamahal na po, na talagang hindi nga po pwede na ang religion mo at ang iyong mabuting gawa ang paraan upang ikay maligtas, sapagkat ang Diyos mismo nagsabi na ang kaligtasang ibinibigay niya, hindi mo na pagpapaguran. Yun ay pinagkakaloob niya bilang biyaya niya para sa iyo. Pag nabing biyaya, isang bagay na tatanggapin mo na hindi mo pinagpaguran. Opo, yung hangin na yung nararanasan araw-araw, biyaya ng Diyos yun. Diyos ang nagkakaloob nun. Opo, yung hininga, paghinga mo, sa Diyos nang gagaling yun, biyaya ng Diyos yun. Isang bagay na hindi mo binabayaran pero tinatamasa mo. Kaya nga dito makita natin, ang kaligtasan ay ganun din. Ibinibigay ng Diyos ito na biyaya, at ito ay regalo ng Diyos sa iyo, kaibigan, at tatanggapin mo ito sa pamamagitan ng pagtitiwala mo kay Kristo Jesus through faith in Christ Jesus. Nilinaw, sabi doon sa dulo ng talatang ito, ano po, sa verse 9, not of works, lest anyone should boast. Kung ang kaligtasan ay sa paraan ng relihiyon at ng mabuting gawa, yun ang ipagmamalaki mo sa harapan ng Diyos. Sabi po ng Diyos sa atin, magmamalaki ka kung ang paraan ng kaligtasan ay sa mabuting gawa at relihiyon mo, ipagmamalaki mo yun sa harapan ng Diyos. Ano pa nang naging dahilan bakit kinakailangan pang payagan ng Diyos Ama na ang Panginoong Jesus ay bumaba sa lupa kung ang reliyon mo at ang iyong mabuting gawa ay pwede na para ikaw ay maligtas, kaibigan? Hindi po. Wala pong ganun sa Bible. Minamahalan na po na ang reliyon at ang iyong mabuting gawa ay paraan ng kaligtasan. Hindi po po pwede. Uling-uli, bakit ang reliyon mo at ang iyong mabuting gawa ay hindi po pwedeng makapagligtas? Religion and good deeds cannot be the way to redeem the sin of mankind, because there is no blood of Christ. Only the precious blood of the Lord Jesus Christ can wash our sin. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 7, sabi diyan, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His glory, of His grace. Sabi ng 1 Peter chapter 1,
verse 18 and 19, "For as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things, silver and gold, from your vain conversation received by the tradition of from your father, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish, without spot." So yung dugo ng Panginoong Jesus, precious blood of the Lord Jesus Christ, was our sin. Yun ang dahilan kung bakit si Kristo ay bumaba sa lupa at napako sa krus ng Kalbaryo. Tanong, nais mo ba ngayon na itama ang iyong mali na paniniwala tungkol sa kaligtasan? Nais mo ba ngayon na tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, kaibigan? Tatlong bagay ang dapat mong aminin. Una, aminin mo na ikay makasalanan sa harapan ng Diyos. Romans 3:10, nasusulat, "Walang matuwid, wala kahit isa, na magkasala si Eva at si Adan, lahat po tayo na damay sa pagiging makasalanan." Romans 6:23, the Bible said, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ." Hahatulan ng Diyos ang makasalanan doon sa lugar ng impyerno. Pagkatapos, ang tao ay mamatay pisikal, yung kanyang kaluluwa ay doon sa impyerno hahatulan. Malungkot yun, forever. Walang hanggang kapahamakan sa lugar ng impyerno. Walang tao na gusto na mapahamak sa lugar ng impyerno. Opo, uling-huli, pagtiwalaan mo yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na yung kanyang kamatayan doon at pagkabuhos ng banal na dugo niya ay naging sapat upang yung kasalanan mo at yung kasalanan ko, yung kasalanan ng bawat tao sa mundo ay matubos at mabigyan ng pag-asa tayo ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan. Gusto mong tanggapin si Jesus ngayon? Sumubi ka sa isang simpleng panalangin pagtanggap. Ito'y panalangin mo, gagabayan lang kita. Imuko tayo, Diyos namin dakila. Salamat po sa oras na ito sapagkat naunawaan ko ang iyong mga salita. Sinabi mo sa akin, ako'y makasalanan, patawarin niyo po ako. Inaamin ko rin na hindi ko kayang iligtas ang aking kaluluwa sa tiyak na kapahamakan sa lugar ng impyerno. Ayaw ko pong mapahamak sa lugar ng impyerno. Sa oras na ito, kinikilala ko po ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ito'y para sa akin, para sa lahat ng makasalanan. Ang kanyang banal na dugo na umagos doon ang naging dahilan upang ako'y matubos at mapatawad sa aking kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at ang aking isip at tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung yan ay ginawa mo na tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, panghawakan mo yung pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa oras na ito. So ngayon ay eksaktong ganito, ba alas 12, eleven na. So ng hapon, yan ang oras na tinanggap mo si Jesus bilang siya, si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Yan ang oras din na binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Congratulations and God bless you. Tapos na itong aking painting na ito. Konti-konti na lang.